Good morning. Today, Safety Blocks TV will be back again for blocks. Here we are on the site of APK E7 inside the house. Now, what do we? Hi, good morning. Ito yung morning namin. It's a good number one safety gear in Kisan. Warehouse project, sir. Dito, project na to, medyo madamadali na siya. Kailangan matapos. Kailangan namin muna mag-rooming. Check namin yung location, area. Okay ba? So we can go now. We can roaming around. Where is this? Live? No live. This is only video. So, kailangan na muna namin matugot. Tatanungin natin. Amboy! Good morning, Kese Bhai. Today working? This is World Star. Start working? Filling. Unsa company ba? Company? Future Tech. Lagaw mas ba? Ito dito ba? Eh, nasa mo dala. Alam niya kinarmas. Dala, tampa kaya ka kaya. Ha? Ito. Dito ko na ganito talaga ang ano namin dito sa site pagka ganito oras. Yeah. Sleeping. Kailangan natin wala tayong mga gawa, kailangan natin maghanap buhay para sa video. Malaki yung project natin. Kaya siguro mga within 6 months makukomplete na rin. Makakabalik na uli ako sa Dubai. Dito kasi kami ngayon sa borders ng Abu Dhabi to Dubai. Yung ginagawa na to sa may Khalifa Court. Kaya namin makomplete muna to lalo na sa trabaho namin para magawa na. So sa ngayon ang inspection din lang namin dito yung mga permit. Okay ba yung mga permit ng mga tao? Applicable siya. Pwede mga nagtatong ako dito. Kasama ko safety. Yeah, I think this one wet. We can go this way. We can go this way. Medyo basa pa yung semento. Mabubulos ng kagabi kasi na-operation sila. Yeah. Abay! Good morning! Night shift duty! Night duty! Guys, abay! Hindi yung salita dito, kaya kailangan makipag-communicate ka sa hindi. Achay bhai working? Jesse, working ha? Night shift, night shift, night duty. Concrete waste. Nasit na yung mga concrete waste dito. Yan, yung lugar na pagtatrabuhan na. Hindi ikot kasi kami ngayon. Dalawang warehouse to. Warehouse 1 at warehouse 2. Inspectionin namin yung area. Kailangan. Yan. Dito. Pag isa ngayon, ibigit kami. Tingnan namin kung ilan ang mga manpower dito. Ay mga activity na gumagawa. Tapos i-double check rin namin yung mga permit kung applicable ba sa ngayon. So basta samahan nyo ako. Ito lang po yung trabaho namin dito sa site. Ipapakita ko rin sa inyo kung talagang area na to ay remote. Masyadong medyo malayo siya. So, yung kasama kong safety, hindi ikot kami. Hindi siya nakita.
Pabubuhos lang yan kagabi. O kompreso lang. Yung isang warehouse sa kabila, tapos nabuhos na yun. Kasi kanina mo morning, medyo pagi. Medyo yung visibility niya, madilim, zero visibility. Kaya mga tao iba hindi ko pumasok. Siguro by night, parating na rin sila. Pasok sila rito. Kasi ngayon medyo okay na yung road. Yung pinakakalsada, medyo safe na siya. Kanina kasi, medyo pag around dating namin dito ng 6:30, medyo madilim pa siya. Kaya ngayon kailangan namin mag-ibot para ma-check namin kung okay ba yung ano situation dito sa worksite. Ang i-consider lang namin dito yung workplace, kailangan safe siya sa mga tao na nagtatrabaho. Kaya yung obligation din bilang isang safety, napakahirap din kasi number one dito, pumapasok yung communication. Minsan nagkakaroon ng barriers sa mga communication. Ayun, kung hindi mo siya makukontrol yung tao, nandun na yung root cause, posible siya maka-aksidente o ma-aksidente. So, dito muna kami. Ikot-ikot lang kami. So, yung mga ibang equipment ngayon, naka-down pa. Wala pa yung mga operator yan. Kasi yung gawa ng kanina nag-fog. So, ikutan muna namin ito sa kasama ng Facebook. So, samahan nyo lang ako. Itong project na to, kung tatapos man namin siya within 6 months sa aming team, nawalang shirts. Maganda to sa amin. Isa rin pong concept para sa akin na makomplete namin ng isang proyekto na walang nasasaktan. Yung pinaka-upload mo bilang isang team na ayos namin ang isang trabaho na wala pong na-accident. Tingnan din po namin yung area. Kailangan mo lang talaga makandito. So, ganito ka lang yung site. Internal tsaka external po. Ang lalakaran mo dito. Saan may mga rock road po. So, may mga moving equipment din na lagi nating tatandaan. So, nire-record talaga namin na kailangan ng all na moving equipment. Meron talagang required na standby banks. So, siya yung mismo magkukontrol sa isang equipment. Kasi more on na kaya niyang control eh, ang isang operation pag may nire-record talaga na box. Ayun talaga ang standard sa safety. Kabalik na kami ng sasakyan para lumipat sa kabilang warehouse. Nakita niya naman po yung location nito na ito yung pag-iikot namin sa site. And ito po yung trabaho ng SIG. Balik muna kami sa sasakyan namin para makapag-ikot. Makita. Kasi kailangan namin munang minibot. Antayin ko yung kasama ko para masigurado na kung sino ba yung mga darating na tao sa ngayon. Kung titingnan nyo po yung location na to, masyado pong remote areas. Masyado pong remote areas to. Wala kang gagawin dito kundi magtrabaho. Magtrabaho, nikot, and then masiguro mo yung ligtasan ng mga tao. At tanong tayo ng isang worker dito. Tanungin natin yung company niya. Kung sa company, boy? Future Tech. Ah, Future Tech, ha? Future Tech, boss. They are working for the under Ivory. Yes. But provided by Asia. Aha. It belongs like, to... Like leveling, banking, yeah. And rigor work. So where do you making this live? This not live, boss. This only... Hi, guys. Yeah. This is Engineer Sharma and he is my colleague. Safety. We are working together. Safety is always first.
Yes, always first, especially we work in the site. Now we are going to another one site in the warehouse one. Yeah, we have here a huge project, big project is warehouse for all goods. Dudes, this is this a petroleum product. Company. Yes. And we are making a warehouse for the Alburuj. Yes. So this is an expected approximately 230 square meter area. Yes, it's very big. So this is a very big and huge warehouses. Yes. And hopefully in next month maybe we will start for another project for the same company. Yes. So okay. Just wish for us. Yes. Wish for the best. Ayan, lilipat muna kami ng kasama ko. Papunta kami rin sa kabilang site. Sa kabilang warehouse. Para mag-inspection ulit. To double check lang namin. Can we go, huh? Yeah. We can go again for another inspection. Gamit-gamit namin yung pickup na to. Kasi may... Yeah. Facebook? This only for video, for my vlogs. Your vlogs? Yeah, I'm doing for my vlogs. Okay, alis na kami. We can go now. We go for another site, another warehouse. Warehouse one. Together with my colleague, Sip. So, now I think it's the visibility of the fog now is already gone because since morning the fog is there, so that's why it's still also there, yeah. But not clear tomorrow, but it's sunny, yeah. Now it's starting sunny, so I think now it's okay. Tell me where, how you want to go to check your team also. Yes, now we can go now in our team, my workers, for inspection. By June. Medyo mabagal lang kami ngayon mag-drive kasi nga medyo hindi pa ganun ka-visible yung kalsada. So ngayon nawaroon na. So, medyo pawala na yung pag. Tsaka pag nasa site talaga, slow speed lang kailangan. So mostly, you cannot move fast na. Yeah. The problem for the, you know, too much, yeah. Activities are here, yes. And we don't know which area is okay, which is not okay, yeah. So that's why to avoid any incident, that's true. We have to drive slow, and this is the rule of the construction site, we cannot exceed more than, yeah, 15 to 20 kilometers. That's it. So mabagal lang talaga kami pagka nag-inspection, kailangan lang talaga andaan kasi para ma-monitor din namin o makita kung may mga discrepancies. Is there any opening from this area? I think it's the access is there on the right side. Next to this, yeah, that's the one. I think it, let me see. I think don't have the opening. We cross all the barricades. We can round. Yes, it's. Let them to make barricades. Yes. How many people are here? Five. One. Only two group. Two machine we have. The machine it means four. Yeah, only four. 22 flagman. Yes. Ah, by sabay. Kidnap people working. Napko. Checklist lao, checklist. Permit le kyo? Permit showing. Five people. Permit le kyo? Permit. Laga. Give the permit. Ah, maybe no give by informant. परमिट में आएगा, परमिट लेके रखो, हां बाद में स्टार्ट करो, दूसरी बात है बैरिकेड करो एरिया, बिकॉज़ नाउ दे प्रिपेयरिंग द परमिट, यस, आफ्टर परमिट दे कैन हैंडल, यस. आई इन्फॉर्म आवर टीम मस्ट बी स्टार्टिंग वर्क इफ दे हैव परमिट, डोंट स्टॉप द वर्क, स्टार्ट वर्क इफ डोंट हैव अ हैंडल दिस परमिट. It's normal. That is the proper way procedure in our government area, yes. You have to follow the instruction from that's the true. My team also, they will follow. Let them to make barricade, no, yeah, yeah. To stand like that. So yes, prior to the this banks get permit, get, yes, permit, they have the prepare all the things. Yes, yes. So pupunta na kami sa next destination namin.
I talk Tagalog and English because this is my language, people. Ah, okay, no problem. You can talk here. Yeah. In Philippine Tagalog? Yeah, this Tagalog in the Philippine. We are using only Tagalog and English, but we have a lot of dialects in my country. Mm-hmm. Same with your language, India. We are using Hindi and English, and then there's a lot of other language. Language using state language. The state language. Same my country. But mostly, we are using Tagalog. Like if you're going to Dubai downtown, you can talk also there your kabayan using Tagalog. Ito na po, pabupunta na kami sa kabilang warehouse. So kung makikita niyo yung location, masyadong remote areas po itong project na ito. Huge permanent warehouse. Ayan po yung location ng site namin. Sa kung kailangan ng mga komunikar nun dito. Sa marami yung preparation, lalong-lalo na sa mga permit. So, ayan. We need to go to the office building to yes. Check the subcontractor for the block worker. Yes. Now we going to go office building, other location, inspection in admin. No temporary close. Oh, yeah. I think we go read this rerouting. Going to making roundabout. Sa kabila niya. Yeah, it is. So, you can go down. Yan po. Minto muna kami. Sa isang amenities area. Ito po yung location naman. Po, hindi pa gano'ng maraming tao kasi yung iba So, ganun dito. Kailangan mong i-verify kung sino yung in-charge at kung sino yun. Sa permit naman kasi, lahat yan ay issue na. So, mostly, i-verify lang namin kung sino yung mga in-charge. At least para mamaya maklear namin at matawagin kung anong location yung trabaho nila sa amin. Check. Ikot-ikot lang kami dito. Ubusin namin yung oras. Marami pa siyang excavation dito. Pero more on within 6 months wait, complete na rin namin ito.
See, that's why I telling you, slippery. We use our seat belt. This is for our safety. We can also bump in our car. I think they don't have work in this building? Office building. Maybe some. We should have to be checked and see. Yeah, no problem. If you will stay down here, say no problem. No problem. I go down also. Yeah. Let me check us. Let us check. Bababa muna kami. Chika namin. Ayun po yung warehouse 1 na halos tapos na yung roof niya na nagawa na siya. Tsaka yung pinaka wall panel. So kailangan lang namin dito pumunta sa office building. Ito cross check lang namin kung may gumagawa. Kasi minsan hindi namin alam, lalo na dito sa site. Scattered talaga yung tao. Where is the access for office? I think it's there in the center. Yeah, in the center. Oh, ikot kami, i-verify lang namin. Ito po yung office building na ginagawa. The other one, boss, there, make it center. Yan po yung kabila, yung warehouse 1. Punta kami sa access. Within 2 to 3 months, makukomplete na rin to mga finishing stage, mga blocks. So ngayon, mapasok kami sa loob. Ayan, para makita namin kung talaga bang may nagtatrabaho o para ma-verify namin mag-works ito. Kasi head to head counts to kamaya may malaman naman kung ilan ba ang mandaw. I will declare also government project po ito yung ginagawa namin Buruch na we expected to finish in the end this year soon. Mas maano po yung situation dito kumpara po sa mga previous kong project. Kasi kailangan more on quotation and documentation pa rin dito para po ma-verify mo kung ano po yung mga specific na trabaho na matakbo dito. So ito pong sa field namin talaga pong kailangan mo talagang magsunog din ng kilay kasi ito mga katrabaho iba't ibang tao. Kailangan mahaba rin yung patience mo lalo na kung magka-trabaho ka sa mga ganyan pang team specify mo rin na tala ka rin. Ito kami, kailangan mong pumasok din sa site ng maaga. Yes. Yes. This dewatering must be checked. Maybe sometimes the pump is, you know, this is not. That is the main issue, and this the pit water. Yes. Again, filled with the water. Yes. Groundwater, means whatever. Check namin yung water pump dun sa dewatering. Okay lang. So, yung palabas na kami. Wala nang tatrabaho dito sa building. Balik na kami. Punta kami sa warehouse 1. Nobody there working, huh? Where? Here in the office building. I think warehouse 1 they have a lot of people. Yeah. My team also is there working this time. It's better we access here. Yes, or sir, yeah. You can go up. Okay. Pupunta na ako dun. Mauna na ako. Dito ako daraan sa likod. Para pagkita ko sa inyo itong warehouse 1 na to. Tingnan nyo yung lugar. Masyado siyang remote. Kaya wala kang ibang gagawin dito kundi magtrabaho. Ayan. Dito lang pa ako mag-access dito. Ito yung mismong project namin. Tingnan lang namin kung gaano pala marami ng tao dito na nagtatrabaho. Sa ngayon, hindi lang pala nagpe-prepare pa yung mga team.
kung ilan tao. Ayan po. O konti pa lang yung mga tao rito. So, tanungin natin itong mga to kung na-prepare na nila yung permit bago sila mag-prepare. So, lapit tayo. Ayan na po. Kita nyo yung ginagawa rito. Tapos na yung flooring niya. So, ang gumagawa lang dito mga firefighting, nag-installation sila ng firefighting pipe sa taas. So, ayan, gagamit sila ng MEWP ng elevated working platform. So, sa ngayon, checkin lang natin yung permit nila. Kung meron ba silang valid permit for today. So, yung mga man lift tsaka scissor lift na nandito, yung iba naka-standby pa kasi wala yung mga operator this time. Mukha nga ng fog, hindi pa sila dumarating. Kasi ngayon pa lang sumikat yung araw. So, i-double check muna natin kung na-prepare na nila yung permit. Abay! Assalamualaikum! Pare, you prepare permit? Permit ha? Because big safety coming, checking the permit ha? Okay. Main contractor, now I starting vlogs. Okay, say hi. Hi. Hi, ha? Take care your work, ha? Okay. So, mga ka-safety. Ngayon po, nakita nyo na yung trabaho ko dito sa Burubs Warehouse Project, Kisad. Dito sa Abu Dhabi borders ng Dubai and Abu Dhabi. So, hopefully na sana magustuhan nyo tong vlogs kong sa araw na to. Sana po, lagi po nating tatandaan po, mas safe po kailangan ng ating sarili, safety first, bago po ang lahat. Kailangan din po, pag nasa work ka, lagi po nating isaisip na ang safety po ay mahalaga para sa inyong kaligtasan. Hanggang sa muli, ito po si Safety Joe, Joel ng Safety Vlogs TV na nagpapaalala, always safety first sa inyong lahat. Okay, God bless to all and bye.